One, two, three, go. Grabe, napakabilis talaga. So mga ka-travel, kailangan na rin yung boat time niya. One, two, three, go. One, two, three, four, five, six, seven. 7 seconds na yung mga ka-travel. Grabe. Ang bilis mong boot niya eh. Yung fingerprint ang lock niya. So, shutdown natin mga ka-travel. Ilang seconds. 1, 2, 3, go. 1, 2. Grabe, 2 seconds lang yung shutdown. Imba talaga, imba. Ito naman mga ka-travel yung kanyang backlit. Kapag madilim. Grabe ang ganda eh. Ang pagkaka-design. So, yung spacebar walang backlit. Grabe ang ganda. Ganda super. Hi, good day mga ka-travel. Nandito naman tayo, nagbabalik sa aking channel. So ngayon mga ka-travel, kunin natin ngayon yung ating laptop na SSF3. Yung aking laptop ko kasi, nung una kong laptop na pang office, tagal na sa akin, mga 4 years na. So kailangan ng palitan mga ka-travel. So kumuha tayo ng brand new SSF3 Ryzen 5 4500U. So SSF3 2020 version, no? So matagal daw yun, malubat, tsaka malakas daw yung performance. Walang GPU to mga ka-travel, walang GPU. So kunin natin, andito na sa ano, sa LBC. Pang office lang talaga eh. Ang pangit kasi mga ka-travel ng gaming laptop ng Nitro 5 sa pang office. Kahit browsing lang, ano, umiinit. So kaya umahanap tayo ng laptop. So tuyo muna tayo mga ka-travel ng ilang buwan. Medyo may kamahalan din ang presyo na ito mga ka-travel. Tuyo muna tayo, tuyo. Tuyo muna tayo. So dito na tayo mga ka-travel sa LBC. Honda, tabi lang ng Honda. So ayan mga ka-travel, dito na tayo. Dito natin i-unbox mga ka-travel. Dito na sinulit natin yung ating parang number. So dito natin i-unbox kasi medyo may kamahalan. So ayan mga ka-travel, shoutout sa laptop Avinyo. So sana legit. So dito na tayo mga ka-travel. Ito na yung ano natin. Pera. So kailangan natin mag-upgrade ng laptop ng pang office. Ito na nga. 36 po ito. Yan, unbox na natin. Legit nga. Sakto na yung speed for ka-travel na ano ko. Easter Swift 3 42R6Y1. Yung ano natin yung warranty 1 year sa special receipt. Legit kasi nakasale pa siya eh. Legit. Ayan, ito yung bago nating laptop mga ka-travel. Ayan, legit. Pagkita-kita lang doon mga ka-travel. So ngayon mga ka-travel, nandito na tayo sa ating bahay. So yung gagawin natin ngayon mga ka-travel, i-review natin itong ating bagong Acer Swift 3 Ryzen 5 4500U 8GB
512 SSD. Yun yung gagawin natin ngayon. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga na-experience ko sa laptop sa loob ng 4 days. So, ayan mga ka-travel. Simulan muna natin yung B-roll ng ating Acer Swift 3. So ayan, kita na natin yung B-roll ng Acer Swift 3. So ngayon mga ka-travel, i-review na natin siya. At saka mga ka-travel, i-compare natin siya dito sa ating gaming laptop. Ano? So yung kanyang performance, i-compare natin siya dito. So wala tayong mga benchmark ng mga ganyan. Ano? Yung mga Cinebench, R-Bench. Basta yung gagawin na lang natin mga ka-travel, tingnan natin kung gaano siya kabilis mag-open ng Microsoft Office or Microsoft 365, dahil yun lang naman yung purpose ng Acer Swift 3 natin, pang office lang talaga. Although makikita nyo naman sa ibang review sa mga YouTube, makakalaro ka naman ng mga gaming in low setting. Pero dito mga ka-travel, hindi ko siya ititest sa mga gaming, so dito lang tayo sa performance at saka my experience ko dito sa Acer Swift 3. So manood lang kayo sa ibang channel kung gaano siya mag-perform sa gaming. Although mga ka-travel, goods na goods siya sa gaming, dahil bago ko to bilhin, ilang days din ako nag-search, months nga ata eh, weeks or month bago ko siya binili. So maraming laptop yung pagpipilian, pero ito yung napusuan ko. So ipakita ko sa inyo yung mga goods dito mga ka-travel at saka mga bads ni Acer Swift 3. So simulan na natin mga ka-travel. So unahin muna natin mga ka-travel yung kanyang ano, chassis. So lahat yan mga ka-travel, aluminum pati sa likod. Pero mga ka-travel, yung plastic niya ito. Ito. Pati sa likod mga ka-travel, aluminum din. Sa likod, aluminum. Aluminum ano? Pati itong mga keyboard dito, mga aluminum din siya. Aluminum. Ito lang yung plastic na dito. Ito lang yung kanyang plastic. So, goods na goods yung ano niya mga ka-travel, yung chassis. So, napaka premium tingnan. As in talaga, nakakaakit sa mata. 14-inch nga pala ito mga ka-travel, 14-inch Full HD. So, sobrang ganda, tsaka napakagaan. So, pagdating naman mga ka-travel sa kanyang IPS display. So, yung mga reviewers sabi daw, hindi daw siya maliwanag. Pero mga ka-travel, napakaliwanag niya, promise. So actually mga ka-travel, nag-work ako within level 1 brightness. Napakaliwanag na niya mga ka-travel. So meron tayong 11 brightness niya. So 11 level. So ayan o, yan yung level 1 niya na brightness. Level 2, level 3, level 4, level 5, level 6, level 7, level 8, level 9, level 10, level 11. Grabe, napakaliwanag mga ka-travel. Nakakasilaw na sa mata yung level 11 na brightness. So mostly mga ka-travel, nag-work ako pag dito sa bahay, mga 1 brightness lang or 2. Mga ganyan lang. So sobrang liwanag niya mga ka-travel. So yung ibang mga reviewers sabi, ano daw, hindi daw maliwanag. So, ano lang nila yan eh. Sa kanila lang. So, sa akin mga ka-travel, napakaliwanag na niya. So, meron siyang 280 nits brightness or 300 or 250. Hindi ko lang sure ah. So, basta maliwanag siya mga ka-travel. Sa personal experience ko, maliwanag siya. So, yung kanyang display mga ka-travel, sabi daw hindi siya accurate. Hindi daw siya accurate. So, ikumpara natin dito sa ating gaming laptop. Ito yung kanyang brightness.
no? So maganda sana mag-play tayo ng YouTube. So mag-play tayo ng YouTube, mga travel. So unfortunately, mga ka-travel, mahina yung signal ko dito. So ano na lang, drone shots na lang tayo sa Bani Island. Tingnan natin ha. Yan. Kanyang kulay. Dito na pa natin ang brightness. Ito ng kante. Ano, kumpara natin sa ating gaming laptop na 72% color gamut. Ito daw, 48% color gamut. So, medyo ito mas malapit sa katotohanan. Saka ito, medyo malayo daw. So, hindi naman natin mapapansin eh. So, ayan o. No? Yung kanyang pinagkaiba. Dito medyo maliwanag masyado. Saka dito naman, yung malapit talaga sa katotohanan. So, totoo naman yung sinasabi eh, na ano daw yung color gamut nitong baba kumpara dito sa ating gaming laptop. Ayan o, nakita nyo na yung ano, display nila. Ayan o. Ayan. So, pagdating naman mga ka-travel sa ano, sa itim. Sa itim. Yung mga display dyan. Meron siyang mga ano, bleed screen. Kasi alam naman natin mga ka-travel na yung IPS. Ano yan talaga. May mga bleed screen talaga yan na kahit madilim na. Oy, ano, kahit itim na. Parang may ilaw pa rin na lumalabas. Ano, ganyan yung ano, IPS display. So, yung mga AMOLED na katulad sa ating Blackshot 3. So, hindi yan nagkakaganyan. Tsaka sa Mix 2 Pro natin. Ano? So, ayan, nakita na natin yung display. So, pagdating naman mga travel support niya, meron siya dito sa right. Headphone jack. USB 2.0. Tsaka lock daw to. Ano, hindi, iwan ko kung ano to. Ano? So, sa kabila naman mga ka-travel, meron tayong ano, ito yung port sa pag-charge. Tsaka ito naman yung USB Type-C, HDMI, at tsaka yung USB 3.0. So, ito lang mga ka-travel, tips ko lang ha. So, base sa pagkakalam ko mga ka-travel, pag sinabing 3.0, 3.1, 3.2, blue yung kanyang ganyan, blue. Ano, blue. Tapos kapag 2.0 naman, itim. Ganyan. So katulad din niya sa ating gaming laptop, meron tayong dalawang 3.0 na blue. Ayan siya. Dalawang 3.0 na blue at saka meron isang 2.0 na black. Ayan siya. Ano, black. So ayan, laman natin yung kanyang part. So pagdating naman mga ka-travel sa keyboard, so meron tayong backlit. Ayan. So yung backlit niya mga ka-travel, napakaganda niya kapag sa dilim. Promise, napakaganda niya. So yung backlit natin mga ka-travel, on and off lang siya. Wala siyang medium na brightness. So pag ginanyan mo, on na lang talaga siya. So enough mo. So yung backlit mga ka-travel, once na inon mo, so magka-count ka lang ng 30 seconds. Kapag hindi mo ginagalaw dito, lahat, hindi mo ginalaw, mamatay yung backlit. So every 30 seconds mamatay yung backlit niya. So habang ginagalaw mo siya, hindi siya mamatay. So mamatay lang siya kapag hindi mo ginalaw sa loob ng 30 seconds. So pagdating naman dito mga ka-travel, yung ayaw ko lang dito mga ka-travel yung kanyang power on and off button. So may instances na ako nangyari sa akin mga ka-travel habang nagtatype ako, napindot ko ito. So ayun, napindot ko siya. So malapit siya sa backspace at saka sa delete. So dapat sana mga ka-travel dito sana na lang nilagay. Ilayo itong on and off. So yan lang yung ano ko, yung aya ko na napansin ko dito. At saka itong arrow keys mga ka-travel, ang liit. Promise, ang liit eh. So pasanayan na lang. So once na masanay na ako, baka hindi na ako magkakamali. Ang liit kasi ng arrow keys nyo dito eh, yung up and down. Lalo na kapag nagtatype ka sa keyboard. Diba? So, and then mga ka-travel, yung kanyang space. Kanyang space mga ka-travel, wala siyang backlit. Wala siyang backlit mga ka-travel. So, sa kanyang mousepad mga ka-travel, ano pala dito? Anong tawag ba nito? Ganito. Ayun, napaka-responsive niya mga ka-travel.
napaka-expansive niya. So pwede niyo naman i-edit mga tabel yung sensitivity niya sa seating. Kung nabibilisan kayo or nababagalan kayo sa kanyang sensitivity. So napaka-responsive niya mga ka-travel. Ano? So ganito yung mangyayari mga ka-travel kapag magta-type tayo. Yun yung kanyang tunog. Di ba? Napakalapit ng backspace. Tsaka yung arok yun. Ano? So don't you worry mga ka-travel dito sa ano, sa on and off niya. Kasi sa on and off niya mga ka-travel, madali lang naman yan yung masolusyonan. Dahil ganito mga ka-travel, napakabilis ng fingerprint niya. So ayan o, na-off siya. So ito yung fingerprint niya. In just millisecond mga ka-travel, on na yan o. Tingnan mo ah. 1, 2, 3. Ang bilis. Off natin. Ayan o. 1, 2, 3. Grabe. Mabilis pa sa mabilis. Super. So hindi ka mag-alala mga ka-travel. So minsan nga lang naantala yung pag work mo dahil dyan. Kapag na-accident mo na napindot yung on and off niya. So yan mga ka-travel. Yan yung kanyang design dito sa keyboard. Makita natin. Tsaka dito mga ka-travel, meron siyang fast charging 14-inch FHD IPS display. So yan nga kanina yung IPS. Diba? Nag-bleed siya kapag may black. Long battery life. Wi-Fi 6 HDMI. So pagdating mga ka-travel naman sa battery yung pag-usapan natin. So yung battery mga ka-travel sa usage ko, actually mga ka-travel, twice ko na siyang na-charge. Twice ko pa lang siya na-charge simula nung nabili ko. Dahil napakatibay ng battery. Super mga ka-travel, napakatibay. Promise. So kanina mga ka-travel nung umaga, 100% yan. Nakabi ko kasi tinarge. Tapos kanina umaga, 100% yan. So galing ako sa work. So ito yung na-consume natin. Kanina pag uwi ko, 46% na yan. Tapos ngayon mga ka-travel, habang ginagawa natin yung review, ilang minuto na yung nakalipas o oras na natin. So meron pa siyang 39%. So yung 39%, abot pa siya ng 2 hours and 41 minutes. Grabe, napakatagal mga ka-travel, malubat. So kung normal usage lang mga ka-travel sa typing, napakatagal malubat. So hindi ko pa siya mga ka-travel na try sa ano, na movie. So far mga ka-travel, nung nag-YouTube ako mga ka-travel, nung tinanong ko yung kay Motodic, around 15 minutes. So yung nabawas lang mga ka-travel is 3%. So mostly mga ka-travel, hindi naman ako nanood sa mga high brightness. So nanood lang ako na ganyan yung nangyari na mga level ng 3 to 4 na brightness. So 3% lang mga ka-travel sa loob ng 15 minutes. Grabe! Napaka-imba ng battery. So overall mga ka-travel, kapag fully charged siya dyan, yung lumalabas dyan is 15 hours mahigit kapag ganyan level 3 yung brightness. Pero kapag low brightness talaga mga ka-travel, maabot siya ng 17 hours dyan nakalagay, 16 hours mahigit. Pero kapag level 3 brightness nakalagay dyan, kapag fully charged, mga 14 hours. Pero kapag mga ka-travel, mga full brightness nakalagay dyan sa battery is mga ano, nasa 11 or 10 hours. So mas maganda mga ka-travel mag ano tayo, ganyan lang sa level 1, level 2, level 3 brightness. So, hindi naman tayo mag-work na full brightness eh. Mag-full brightness lang tayo kapag maliwanag talaga na maliwanag yung paligid natin. So ayan o. Sobrang tibay mga ka-travel sa battery. Goods na goods ako eh. So di kayo magsisi pagdating sa battery. So pagdating sa sound quality naman mga ka-travel, hindi naman siya ganun kalakasan. So tamang tama lang mga ka-travel yung kanyang ano, sound quality. So tingnan natin mga ka-travel yung sound quality. Ito mga ka-travel sa full bright, full sound niya. Pakinggan natin yung no copyright music kasi baka makapirate tayo eh. So ayan mga ka-travel, try natin. Yan yung 100%. Hindi naman siya ganun kalakasan pero okay na rin. Try natin dito sa ating gaming laptop, full sound. Thank you.
lang din eh. Sabay natin. So, parang mas malakas pa nga mga ka-travel ito eh. So, parang mas malakas pa si Acer Swift 3 kumpara sa ating gaming laptop yung sound niya. Ano? So, next mga ka-travel, pagdating naman sa kanyang portability. So, napakaganya mga ka-travel, 1.2 kilos lang. Promise, napakaganya. So, kahit saan, hindi ka magsisi na dadalhin mo siya. So, hindi maantala yung bigat na dinadala mo kumpara dito sa ating gaming laptop na 3 kilos. So, mahigit ang bigat. So, napakaganya lang niya mga ka-travel. At saka, swak na swak. Napakalakas ng kanyang performance. So, napakaganya lang niya. So, hindi mo maramdaman na may dala kang laptop kapag inilagay mo siya sa bag. Ano, mga ka-travel. As in, napakaganda niya. Kaya rin po lang nga pala mga ka-travel, meron na nga pala siyang pre-installed na Microsoft Office 365. Ito siya. Ano? So, may ano na siya. 30 days na free. So, actually mga ka-travel, yung pag-activate niya, 30 days lang. So, meron akong ipapakita sa inyo mga ka-travel na link dyan sa ilalim na kung paano mag-activate ng Microsoft Office ng free lifetime. Ayan siya mga travel. Tricks lang yan eh. So, kaysa naman sa magbayad kayo. So, ito mga travel activated na to. Andyan sa link mga travel, patingin na lang dyan. So, nakita ko lang yan mga travel sa YouTube. So, yung Wi-Fi 6 mga travel, actually, hindi naman yan big impact eh. So, ito mga travel, yung Nitro 5 Go, Wi-Fi 4 yan. So, yung signal natin mga travel, nakabase pa rin sa ating internet connection na ginagamit natin. So, yung Wi-Fi 6 mga travel, so advantage lang yan sa mga masyado na talagang malalakas na signal. So, yung transmission niya, mas mabilis. So, actually mga travel, yung Wi-Fi 6, hindi yan gaano ka, ano, na feature. Hindi ko yan nagustuhan masyado. Pero okay na rin mga travel kasi mabilis daw yan kumpara sa Wi-Fi 4 at saka Wi-Fi 5. So, yung connection natin, nakabase pa rin sa ating internet connection. So, ito naman mga ka-travel, kumpara natin yung performance nila sa pag-open ng mga app. Kumpara natin sila sa ating gaming laptop na Nitro 5. So, unahin natin sa PowerPoint. So, una natin ha, sabay natin itap mga ka-travel. 1, 2, 3, go. Grabe, napakabilis talaga eh. Next is Microsoft Excel. 1, 2, 3, go. Grabe, napakabilis. Next, publisher. 1, 2, 3, go. Grabe, napakabilis. Yung mga travel. Sobrang bilis. Ito mga travel. Word. Grabe. Kitang-kita yung performance mga travel na napaka-goods talaga pagdating sa performance ni Acer Swift 3. Mas mabilis ito mag-process mga ka-travel kasi ano siya eh, NVMe SSD tsaka ito SATA lang SATA. So mas maganda mga ka-travel yung NVMe SSD ano, kumpara sa SATA SSD. So yan, sobrang ganda mga ka-travel, sobrang bilis sa pag-exo. Yan. So, ayun mga travel, nakita nyo na yung gano'n siya kabilis mag-open. Isa pa ulit, ito pa dito. This is this PC. Grabe. Nakita mo yung performance. Open ng folder. Grabe. Kitang-kita mo talaga yung performance. Napakabilis. Kahit milliseconds lang. So, pagdating nga pala mga ka-travel sa kanyang charger. Ito yung kanyang charger mga ka-travel. Ano? Napakaliit ng kanyang port. Ito, napakaliit niya. Ito yung kanyang charger. Napakaliit ng kanyang... Ano, napakaliit niyan. So, tsaka mga ka-travel, ang ganda nito mga ka-travel kasi yung kanyang Type-C niya eh. Yung Type-C.
yung Type-C niya, support siya sa charging. All-in yung kanyang Type-C. So actually mga ka-travel, itong Type-C na to, na-charge ko na dito yung aking gaming laptop na charger. Itong gaming phone na Black Shark 3 na 65 watts. So, ang ganda mga ka-travel, gumagana siya. Hindi ka mag-worry. So, around 20% mga ka-travel. Mga ka-travel yung charger ng Black Shark 3. 65 watts to mga ka-travel, 65 watts. So, ito yung gagamitin natin sa pag-charge ngayon dito sa ating laptop. So, bibilangan natin kung ilang oras siya ma-full charge. So, meron na tayong 20% 2 hours ay no. Si Moto Deck. Ano po 'yan eh. No? So, charge natin mga ka-travel. Dito yung Type C niya. So, i-off natin siya mga ka-travel para alam natin kung ilang oras. Okay, mamaya na lang mga ka-travel ha. Off lang natin. Ito mga ka-travel, while charging yan, umiilaw yan dyan. Umiilaw yan dyan. Pag full na yan, blue na yan. So, antayin na lang natin mga ka-travel. Umiilaw na lang. So, ayun na. Fully charged na siya mga ka-travel. So, 1 hour and 18 minutes from 20%. Ano? Full charge na siya kasi nag-blue na. Ayan. Sinarge ko siya gamit itong USB Type-C ng Black Shark 3 na 65 watts. Umabot siya ng 1 hour and 7 minutes. Grabe, napaka bilis sa loob ng 1 hour. Hindi ka magsisisi na 65 watts na charger. So, hindi ko pa na-try mga ka-travel may charge itong port niya dito. Pero mga ka-travel, nung andun ako sa UAP, nung in-unbox ko siya, tsaka charge ko, kinama na Nelda. So, around 50% mga ka-travel. Tapos, tinignan ko, ang sabi doon is 32 minutes before fully charge. So, 32 minutes. So, grabe, napakabilis. So, mas mabilis siya dito kumpara dito sa USB Type-C. So, iwan ko lang, hindi ko pa na-try mga ka-travel. Well, update na lang, lagay ko na lang sa description or sa comment. Ano mga ka-travel? So, additional tip lang mga ka-travel, additional info lang pala. So, pagdating dito mga ka-travel sa battery, every time na niluluyo mo yung brightness, after mga 1 minute, nag-iiba yung kanyang, ano dito, yung hour lifetime niya dito, nag-iiba. So, kanina diba 2 hours and 56 minutes, nung nasa level 3 tayo na brightness. Pero ngayon mga ka-travel, nasa level 1 na brightness tayo, nasa 4 hours may get. Grabe, imbas sa battery mga ka-travel. So, nag-iiba yung kanyang battery lifespan kapag pinipinot natin yung brightness ng pataas o pababa. So, ito mga ka-travel yung ano ko, verdict pagdating dito sa ating Swift 3. So, na-feature naman siguro natin ano lahat. So, goods na goods siya mga ka-travel. So, hindi ka magsisisi. So, yung price niya mga ka-travel is 35,499. Grabe, napaka mura na, napaka sulit sa Ryzen 5 4500U 8GB at saka 512 SSD. Sulit na mga ka-travel. Hindi ka magsisisi. So, shoutout nga pala mga ka-travel kay Sir Mark Molina. So, ito yung FB page niya. So, siya ata yung admin dyan sa Laptop Avenue. Siya yung admin dyan. So, in-adprint ko siya para makasigura ko na legit yung product niya na binibenta. So, Laptop Avenue mga travel, goods na goods yung deal. Super goods. Hindi ka magsisisi. So, kung ako sa'yo mga travel, kung bibili ka ng laptop, pahala ka na kung anong laptop yung bibilin mo. Basta, ito ni-review natin para magkaroon kayo ng idea. Kung sulit nga ba si Acer Swift 3 Ryzen 5 4500U. Ano? So, ayan mga ka-travel. Nandiyan na lang ang video natin. Salamat sa panonood kahit mahaba. Rise of always mga ka-travel and God bless.